Si Vice Mayor Hany Lacuna po ay na-impeksyon na rin ng COVID-19. Kalulungkot sapagkat siya po ang aking partner araw-araw, lalo na sa loob. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala, sa ating mga punong barangay, Noel Relucio, Carmencita Beltran, Rielino Peralta, Antonio Navarro, John Ray Antido, Henry Gumason, Roderick Chua, Maria Teresa Cortez, Dionisio Busalpa, Maribet Pador, sa ating architect, Architect Balmoris, at kay Engineer Andres, at sampu ng aming mga kasamahan sa Pamalang Lungsod, at sa ating Public Health Director here in our place, Dr. Malu Santos, at sampu ng kanyang mga kasamahan na nandito. At sa inyo po ay inihingi ko na mamaya, no, kung hindi kalabisan sa inyo, ay iningi ko na ipanalangin natin ang ating Vice Mayor, si Vice Mayor Hany Lacuna, tulad ng marami nating kababayan, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong mundo. Si Vice Mayor Hany Lacuna po ay na-impeksyon na rin ng COVID-19. Kalulungkot sapagkat siya po ang aking partner araw-araw, lalo na sa loob ng pandemyang ito. Araw-araw nagbabakuna si Hany. Araw-araw nagpupunta siya sa mga bahay na mga bedridden na mga kababayan natin. Siya mismo nagbabakuna. Kung saan-saan siya namamahalan ng ating mga ospital, ang ating Manila Health Department, no? Tinutulungan niya ako. But as we have been saying, you know, there is what you call the occupational hazards. Hany paid the price. Now she is I'm hoping that she's gonna be okay. May awa ang Diyos. No? Alagang ganon. Kaya kayo mga barangay chairman, mga kagawad, mga barangay officials, maraming salamat sa tulong ninyo. Dahil talagang hindi ko kakayanin mag-isa ito na proteksyonan ang ating mga kababayan. Nang ako lang, kailangan ko ng tulong ninyo. But doing so, I know it's hard kasi minsan tayo na rin ang biktima. Ito po, alumni ng Santa Ana, si Architect Balmoris, si Engineer Andres, mga alumni po yan, mga graduate ng Santa Ana COVID-19 Hospital. Ngayon, si ate na, marami na sa amin. Palapit na ng palapit. Huwag naman. Siyempre, lahat tayo takot sa COVID-19. Kasama na ako. But then again, wala namang aasahan ng tao, kundi ang gobyerno, kundi tayo na mga halal ng bayan. Kaya kailangan laging mabilis ang kilos. Kailangan bilis kilos tayo lagi. Dahil kahit ano pa man, nasa isang bangka tayo. Huwag natin hayaan mabutas yung bangka natin. Paglubog nito, sama-sama tayo.
Kaya kung ang mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap, 24 oras nagtatrabaho para kumita lamang. Dapat ang gobyerno rin 24 oras. Kaya ngayong araw na ito, sasaksihan ninyo. Kung maalala ninyo, a few weeks ago, I made a commitment. We will build more. We will provide more jobs, more housing, bahay, disenteng matitirhan ng ating mga kababayan. Nakita nyo dito sa Ledgi, hindi to yung kilayayay, yung nasusunog dyan lagi. Yan. Nung bata ko, nagtahi ako, no? So, parang na-dehydrate ako. Dinala ako sa San Lazaro. Dito, San Lazaro, sa tapat. Kailangan akong iwan ng nanay ko para makabili siya ng dextrose na kulay dilaw. No? Kailangan niya maglabada. Batang-bata pa ako noon. Diyan, dinala ako. Nakikita ko na yan, tabi ng bumbero. Ngayon, ilalagay natin sila sa ayos. May awa ang Diyos. Hindi tayo titigil. Habang kinakarap natin ang pandemyang ito at pinupuhunanan natin ang ating lakas ng katawan at pagkakataong binigay sa atin ng Diyos sa tao, hindi naman natin sasayangin yun. Kaya kayo na mga barangay chairman, mga barangay officials na nandito, ay talagang kailangan natin disiplinahin ang ating mga kababayan o ang ating mga sarili. Yan ang susi. Pagkatapos, bakunahan natin silang lahat sa lalong madaling panahon. Alam nyo din na yung ating mga pasyente sa ospital, malaki ang porsyento mga hindi bakunado. Kaya kailangan talaga mabakunahan. Kahit anong mangyari. Umulat, bumagyo, holiday, Sabado, Linggo, araw, gabi, bakunahan natin ang tao. Tulungan nyo kami. Mahirap yung pagpababakuna ngayon sapagkat under ECQ tayo. Pero kailangan hindi tayo magpaawat. Anyway, malapit lang naman sa inyo dati sa Lazaro, ang kariran, di ba? So alam nyo yung salita na tawag sa tapao. Yeah? Tapao, nakapokus. Focus tayo. Huwag tayong malilito sa mga salitaan. Ang importante, bakunahan. At the same time, habang kinakarap natin pare-pareho ang pandemya, yung pangarap natin sa lungsod ng Maynila at pangarap natin sa mga taga-Maynila kailangan matuloy. Ngayong araw na ito, ilang buwan simula ngayon? 382 families ang magbabago ang buhay. Katulad na nangyari sa Basay Community, katulad na mangyayari sa Tondominium 1, sa Tondominium 2, sa Binondominium 1. Ngayon, San Lazaro Residence, pangalan pa lang, social residence. Who would thought na pwede pala, kaya pala. So pag tayo nagtulong-tulong at nagsama-sama, nagkaisa, may tutunguhan pala ang bangka natin. Kaya sa inyo na naririto, nais kong ihandog sa inyo ngayong araw na ito, araw ng kalungkutan ng ating mga kababayan. Hirap ang buhay ng tao ngayon. Hindi natin alam ilan ngayon ang hindi nakapag-almusal. Hindi natin alam ilan ngayon ang hindi makakapananghalian o isang beses na lang kakain isang araw. But we should continue maglalayag ang bangka natin. Susuungin natin ang lahat ng alon, lahat ng bagyo,
sama-sama, may kanya-kanyang nakatalagang gawain, nagkakaisa, in synchrony. Today is a testament of our commitment to the people of Manila. Decent housing. Lee Kuan Yew did it. I've been saying it. They did it. If they did it, we can do it here in Manila. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!